Sa gitna ng banta ng bagong variant ng COVID virus, tinitignan na raw kung dapat pa rin bang ibaba sa alert level 1 ang Metro Manila sa Disyembre kahit umiimpis na ang COVID cases. Ang isa pang pinag-aaralan ang pagbabalik ng face shields na hindi na ngayon nire-require. Nakatutok si Athena Imperial. Dahil sa extremely high mutations ng Omicron variant ng SARS-CoV-2 na nasa spike protein nito, dahilan para mas mabilis itong makahawa, sa tingin ng mga eksperto ay posibleng humina ang epekto ng COVID-19 vaccines maging sa RT-PCR testing. It has 50 mutations. Mm-hmm. And of the 50 mutations, 30 of those mutations nandun sa spike protein, no? And kung ang mutation kasi nasa spike protein, these are the mutations same as the Delta, the Alpha. Why is it highly transmissible? Kaya giit ng mga eksperto, mahalagang magpabakuna. Patuloy daw kasing magkakaroon ng variants of concern kung kakaunti lang ang mababakunahan. Healthcare workers 60 years old and above, saka yung immunocompromised, kailangan ni booster para ma-sustain yung protection so that he will not be more vulnerable against new variants of concern. Isa pa raw sa tingin ni Solante na susi para hindi lumaganap agad ang Omicron, maagap na border control. Tingin din ni Solante, hindi pa dapat ibaba sa alert level 1 ang NCR, lalo ngayong may banta ng Omicron variant. I-maintain na natin ngayon ang alert level at panatilihin natin ang status natin ngayon until such time makakuha tayo ng additional information. Pinag-usapan na raw ng IATF kung dapat nga bang ibaba sa alert level 1 ang Metro Manila sa Disyembre. Considering that we have the variant, it will change everything. Most likely, kung ano yung ginawa natin previously, doon sa ginawa natin sa Delta, which we successfully made our pandemic response very responsive and preemptive. Pinag-aaralan na rin daw nila ang posibilidad na ibalik ang pag-require ng face shield. Secretary Duque, na he is a pro na maibalik yung ano yung any protections na ano na pwede nating gamitin kasi some people from WHO also believe na kaya nagkaroon tayo ng magandang result dito sa Delta as compared to others is because of also the added protection of face shield. Athena Imperial, nakatutok 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.